salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulo, lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan, malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas, ang magtiis. Hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang hapon po muli sa aming mga taga-subaybay. So ngayong hapon ay magpapatuloy po tayo sa ating segment na ayon sa kasulatan Gabay sa Mga Kabataan. So this afternoon po, ako po hindi nag-iisa. Siyempre, kasama natin si Sister Sharon De Los Reyes, ang walang sawat masipag nating kasama dito sa ating church sa Dasmaji. And then ngayong hapon po, before po tayo mag-start, ay babatiin ko po yung mga kasama po natin dito sa church. Ayan si Ate Bot. May paspageti kasi po ay birthday ni JL last Friday. Belated happy birthday at nawa huwag ka magsawa sa paglilingkod sa ating sarili. Paano lumaki ka pa ng basura po. And then si Sister Lisa, thank you sa inyong health kanina. God bless si Mami Patalinhog, si Kuya Sam na ever supportive. Gaya na rin po ang siguro si Brother Dondon, binabati ko, good afternoon. At Sister Bernadette, kung nasaan man kayo ay maraming salamat pa rin sa support po dito sa us. So ngayong hapon, before po tayo mag-start, medyo babati po ako ng na-meet ko pong dalawang bagong binyagan kahapon. So, Last Crusade. Dalawa lang ba sila? Dalawa lang yung na-meet ko, nakuha kong name. So, babatiin ko po si Juana Morales, si Roxanne Mael Al, at saka po si Paul Andrew Madrid at si Jamir. So, good afternoon sa inyo. At kami naniniwalan ang pananampalataan ninyo ay mag-grupa hanggang sa dumating ang ating Panginoon. And then, binabati ko rin po si Brother Fernando Camacho. Abangan nyo po siya mamayang alas 8 ng gabi. Siya po ay may debate kay Brother Erwin, Engineer Erwin. Ay, subaybayan nyo po siya mamaya po sa kanilang platform po kay Russia TV. Ayan. So, pakisubaybayan po ang kanyang debate mamaya alas 8. And then, nagpapasalamat din po kay Alexis Camacho sa aking makeup this afternoon. Kaya so, pala may makeup. Oo. So, thank you Alexis. Okay. So, ngayong hapon po ay bibigyan ko po muna ng chance si Sister Shana Bumati bago po tayo mag-formally start. Ayan, so magandang hapon po mga kapatid. Long time no see. Medyo mataga-taga din po tayo ni nagkasama at nawa po kayo ay nasa mabuting kilagayan. Nasaan man po kayo ngayon, ang pagpapala po ng Panginoon sa inyo habang kayo pinakasubaybay sa hapon ito. Akin pong binabati rin naman ay pong mga magulang, mommy, daddy, ayan, nasa balagot laga kayo na hoy, manood kayo. Wala kaming viewers. Sige, manood kayo dyan. Kung si Amber, ayan, sana Amber na ikinikya ngayon. Ganun din po aking mga kapatid, sige Jasper sa ibang bansa. Ganun din po aking kapatid, sige Dave, ayan, pagaling ka dyan, si Carmen
Carmina, ano po. Ganun din po ay happy birthday rin pala sa kanya, no, kay Carmina nung Saturday kahapon, belated. Ganun din po, aking po mga kapatid. At sa loob na iglesia, ano po, yan Sir Laya Beltran, nagkita kami kayo na sa park. Nag-iisa siya, nagmumuni-muni, parang ako lang. Yan, so, ayan, ganun po kay Ate Weng. Maraming salamat po. So, ganun po sa mga tumulong sa nakalipas po nating crusade. Ayan, mula po sa mga women sa bawat po department, women's ministry, sa serenade na grupo. Ganun po sa mga lahat ng elders, sa mga kapatid na tumulong sa walang sawang pagluluto, pag-aasikasa lahat. Ay, maraming salamat po sa Pangunan Sir Sonia Platon at Mami Sonia. Ganun po sa mga tumulong sa atin na wala pong ano, no, walang bayad na kung saan iturgay mula sa puso. Ayan, sa maraming salamat po. Ganun po sa mga bagong kapatid natin, no, na ay may add natin sa ating GC sa Dasma G para sila din po ay makinabang. Ganun din po ang ating pong mga kapatid na hindi natin nakasama, sila Mami Esther, kahapon wala, si Mami Lilian, ayan, nawa nasa mabuting kalagayan ng ating Elizabeth. At ganun din po ang pamilya po ni Brother Paguntalan, no, nawa ay makapanood din siya, kung akilala niyo po siya, madalaw po natin sa Brother Paguntalan, no po. Sila din po ay nakaranas sa maraming pagsubok sa kanilang buhay bilang pamilya. So, usapan natin sa panalangin. Ganun po ang mga senior citizen ngayon, kila Mami Rosonan. San celebrate sila ngayon? Dapat po kasama ako kasi may ubo ako. Sabi ko, ayoko makahawa sa mga vulnerable. So, kaya dito po ako sa church na medyo may ubo, magandang boses. Ayan. Kumain ng ice cream, sister Ye. Napagod na pagod ng crusade. Nauhaw, kumain ng ice cream na maos. Ayan, may ubo. Ayan. So, dapat talaga sumunod tayo sa mabuting kalusugan. Minsan, experience is the best teacher, so now we learn and now we know. Ayan, so umantabay lang po kayo sa amin at tayo po ay muling mag-aaral. Napakaganda po na aming tema sa hapong ito. Okay, thank you, sister. Siya, so magdadagdag pa po ako ng bati. So binabati ko po si Jeneline Lupera, ang kanila pong buong pamilya, si Brother Rene, si Kian, si Sab, ganda rin pong kasama niya sa bahay, si Albert, si Charmin at kanilang baby at ang mami po ni Jeneline. So good afternoon sa inyo. Ganda rin po yung ating last year na bagong binyagan, bago pa rin ba? Ayan, so hindi ko na po nakikita si Aria, so Jennifer Albiela, kay Mami po Ben. So good afternoon sa inyo. Now, nakikita ko lang sila sa live. Lagi nang sabi na happy Sabbath, happy midweek. So magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo ngayong hapon. Ayan, sister, yeah, may talagang yes, ano, may susubaybay na mamaya oh, para sa 8 o'clock natin kay Brother Camacho. Sabi po ni Early 7 Strike Land, abangan ko po talaga yun mamaya. Abangan po natin, no? Wag lang po tayo makipag-away. Ayan, abang-abang lang din. Sige po. Actually, doon nga ako natutuwa, sister, siya, ano, kasi minsan pa nagla-live tayo, napakaunti ng viewers, pero pag debate na ng asawa ko, talaga naman dagsa ang viewers. Marami talaga Adventist ang gusto ng ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kasi tahimik lang. Yes, alam niyo po mga kapatid, kami po ang mag-asawa, hindi po kami against sa debate. Kung alam niyo lang po na maraming tumatawag sa asawa ko, kahit mga Muslim, ay nako-convert po into Seventh-day Adventist kasi po ang pangangaral po natin ay mahinahon. Lahat naman po ay nadadaan sa mabuting usapan, hindi sa tagayan. Yes. So basta ipakita lang po natin ang Holy Spirit sa ating pakikipag-usap, sa ating mga kaibayo sa pananampalataya, and then the Holy Spirit will work. And then suddenly may tatawag na lang sa sister siya, sis, thank you, dahil napanood ko yung katotohanan. Ito, nasa Adventist na ako, papabinyag na ako. Yes. Kaya po si Brother Denmar Santiago ay nagpa-rebaptize na po at bumalik na po sa Seventh-day Adventist. Oh. So God bless, at inaasahan ng us na isang araw ay gusto nila dito magkaroon ng live interview kung paano po siya nahikayat muli na bumalik sa Seventh-day Adventist. Ayan, no, abangan din natin yan. Hindi tumitigil, Brother Denmar, punta ka na dito para makasama ka namin ulit. Ayun, sa tulong po ng Holy Spirit ay kasama na po muli natin siya sa ating pananampalataya. Okay? So ngayong hapon po, ang ating pong topic, meron po ba tayong live viewers dyan? So para mabati natin. Ayan, so Sister Berna, so Brother Bong Cleopas, good afternoon sa inyo. And then yung ating ever supportive na Early 7 Strike Len, ano kaya ang tunay niyang pangalan? Hanapin natin, baka na matagal early siya. Stock natin, ano? Baka talagang early siya. Lagi naman talagang early birds. Maraming salamat po sa pag-support. Opo. And then si Brother Jess Gonzalez po dyan sa Langkaan Church. Brother Jess, grapple din po. Makadalaw muli. Invite lang. Next January, marami na po kayo free schedule. Yes po. Okay, so ngayong hapon po, tayo po'y mag-start. So babasahin ko po ating title bago po mag-opening prayer po si Sister Shang. Ating pong topic ay
napakaganda. Medyo kailangan lang natin mag-aral-aral konti si Sir siya. Nang binabasa ko to, medyo nag-background check ako. Nagbasa na nga ako ulit kanina din. Bali ito pa'y makikita pumuli natin sa ating Messages to Young People na sulat po ni Ellen Goldwhite. Ito po'y makikita sa chapter 89. Ang title po is Example of the Ephesians. So before po tayo mag-formally start, ay bibigyan ko po ng chance si Sister Sha para pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Yan, tayo po lahat mga kapatid ay manalangin. O dakila namin Ama sa langit, sa hapong pong ito Ama, pinupurian ka namin sa inyo pong dakilang kapangyarihan, sa kayo pong aming Diyos na manlalalang nakita ng lahat na nakabasa ng aming mga puso at isipan. Ama, sa hapong ito, narito po muli ang inyo pong maliliit na mga anak na kung saan Ama ay magsimula at magbubukas Ama ng mga salita na mula sa inyo. Nawa kayo pang siyang manguna sa amin. Nilipon namin Ama, Banal na Espiritu ang kumilo sa aming mga labi. Ganyan po Ama sa mga puso na makikinig ngayon, sa mga kabataan, sa mga magulang Ama, at manuwaan nila Ama ang kahalagahan na ipong mga banal na salita upang panlaban sa mga silo ng kaaway. Patnubayan kami hanggang matapos sa mga programang ito, sa maghapon, pagpalain ng bata sa amin. Ganyan po ang manaikinig na inyo pong banal na biyaya, kalakasan at pag-iingat. Maraming salamat Ama sa pagdinig na mapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So ngayong hapon, ano, ulitin ko po ating title, Example of the Ephesians. So magbibigay po tayo ng konting background. Bakit nga ba ang sulat ni Ellen White ay medyo nagkaroon din ng background sa sulat sa Ephesians? So kung babalikan po natin ang history po ng kasaysayan ng Kristyanismo, alam naman po natin na si Paul ay isa naman talagang naging masigasig na mangaral after niya pong mapangbuno, di ba? Ang ating Panginoon. At talagang nakita niya ang tunay na kalooban at ang dapat niyang gawin para naman makahikayat ng maraming Kristiyano. So doon po sa, kung titingnan po natin actually dyan sa Ephesians, ano, o sa Ephesus, yung kaya pala sabi Sister siya ng sudyante ko, yung may nag-aaway yung bansang Syria, sabi na siya Syria, kasi naman pala talagang ano yun talagang tawag na Turkey. At yun naman pala talaga ang original na word, binago ng English, siguro parang sa atin ano, Pilipinas sa Tagalog, and then sa English is Philippines, so Turkey, and sa English is Turkey. So ito pong bansa na or yung lugar ni Ephesians ay marami po dito ang mga Greek. So alam naman natin sa panahon noon, marami po sa kanila mga pagan, naniniwala sila sa mga paganong Diyos-Diyos. Pero ngayon, syempre po, nabago na. At alam naman po natin na si Paul ay nagdedicate ng kanyang 3 taon na pangangaral dyan. Sa kabila ng kanyang pangangaral, ay hindi natin maiwasan, Sister siya. Sa ating pangangaral, minsan napipersecute talaga tayo. Pero si Paul ay hindi po siya tumigil na mangaral. Kahit po siya ay nakakulong, willing naman po ang may-ari or let's say yung pamunuan ng kulungan na siya ay dalawin. At habang may dumadalaw sa kanya, Sister siya, siya pa rin ay nangangaral. Parang baliktad, ano, tayo napunta sa bilangguan para mangaral siya. Pag dinadalaw siya, siya yung nangangaral. Yan dapat ibig, siguro makulong muna. Makulong muna. So, yan po ay nagpapakita na kahit saan pala tayo si Sir siya mailagay. Tayo ay may kalayaan o walang kalayaan. Hindi pala tumitigil, ano, ang pangangaral natin para mapabalitaan ang mga mahal ng Diyos na gusto niya rin naman makasama dyan sa langit na bahay. Kaya si Paul po ay hindi siya tumigil. Though, naririnig ko rin to, no, tuwing time may Friday and Wednesday, Sister siya, dinidiscuss din natin to na alam naman natin na napakarami talagang struggle sa buhay ni Paul, pero siya po ay hindi tumigil mangaral kasi alam niya na pag natagpuan po kasi natin mga kabataan ang kalooban ng Panginoon, para bang magiging ano na natin to habit na hindi tayo mapapakali, na hindi tayo nangangaral at magbibigay ng pabalita sa mga taong hindi pa natin kasama sa pananampalataya. Ang nagiging problema natin, Sister siya, kapag masyadong shallow or mababaw yung ating pagkakakilala sa ating Panginoon. So nawawalan tayo ng dedication, nawawalan tayo ng focus. Kaya ngayong hapon, si Sir Sha, bakit nga ba kailangan nating pag-aralan o balikan itong mga example na nakalaan ni Paul, kasi sumulat din siya sa mga Ephesians. Ano ba ang problema noon sa Ephesians na bakit nare-relate natin sa panahon natin ngayon? Ayan, si Sir Sha. So tunay nga po, Sir, yun napaganda ng ating topics, no? Minsan kasi may yung talaga, minsan yung history repeats itself. Kaya naniniwala ako dyan. Yung mga maraming mga bagay na nangyari sa nakalipas na mismo sa ating panahon po ngayon ay naranasan natin bilang mga Kristiyano. At na kung saan tayo po hindi naging kaiba. Hindi tayo nagkaiba, ano po, ang mga kabataan din. Siguro wala lang silang gadget.
they were not into technologies. However, when it came to the, you know, teachings, beliefs ng mga ano po, ng mga gawa noon, ay nangyayari din sa mga gawa, yung mga kasalanan na ginagawa noon, ay ang mga kasalanan din sa panahon ngayon. Nakatuwalan po sa sulat din ano po ni Ellen G. White, at nagang bakit nga ba niya binalikan, ano, why she had to go back, why we had to remember the examples of the Ephesians. Ano bang example? Sabi nga, no, ang bawat halimbawa ay ginagamit upang sa katututunin naman ng nasa hinaharap. Minsan, baka we are making examples or using examples para makita natin ang pagkakapareho o ang pagkakaiba. No, di ba, no, kung saan we always make an example relatedly dun sa atin na nangyari sa buhay natin. Halimbawa, so lagi na lang may halimbawa, di ba? Halimbawa ang mga apostles, halimbawa si Kristo. Then, we can see from those examples the relationship of what we are having now. Sabi nga po ni Sir Yekarina, totoo po, ano, when Greeks, ano, when the Greeks and also in the Ephesians, they were there, na kung saan talaga nangaral dito si Paul, at agad nakita natin that they embraced the teachings of Paul. Talagang they were amazed na may ganito palang uri ng katuruan, Sister Yen, no? Na kung saan may turo pala na anong dalang turo ni Paul ay ang pagbabago at pagsunod kay Kristo. Tapos nung dito po, anong sabi nga sa sulat ni Ellen G. White, kung mababasa niyo po, ito napaganda ng mahikayat sila. Diba? Sa pananampalataya ni Paul, ang the Ephesians, the Church of Ephesians, talagang nagbago sila. Ang tanong kasi ni Sister Yen, ano bang meron sa kanila? So, dahil nga po, pagan practices, talagang they had different gods na talagang damit namin nilang Diyos para lahat na atang nakikita nila. Sabi nga, whatever they see sa taas, sa lupa, they can make them as gods. So, napakarami po nilang mga Diyos-Diyosan, at hindi lamang yun, na, di ba po sa mga Grego, ang dami nilang mga Diyos na may kapangyarihan. And they practice talaga na kung saan ang mga witchcraft. Ito yung mga ano, yung mga panggagaway, mga, alam mo, nung bata ako sa story, ano? Sabi ko nga, saan ba nang galing itong mga, di ba sa Pilipinas, ang dami natin mga aswang, ang dami natin mga multo, ang daming mga mangkukulam, manggagaway, ang dami talagang, ano ba tawag doon, yung, di ba yung sa mga witch, o barang, may mga ganyan. Sabi ko, sino ba nag-ano nito, nagbigay sa atin, sino ba nag-inculcate sa ating mga isipan, ang mga itong uri ng mga demonyo, no? Yun pala, hindi lamang in our time. Di ba talagang may foundation siya, even nung pa, noong mga panahon pa na kung saan when people met, ano po, met the devils, yung mga fallen angels, talaga nagkaroon ng pandaraya, may pandalason sa isipan nila mula pa nga kay Adan, diba, at Eva. Nang si Satanas, sa pag-usap kay Eva, talagang nalason ang kanyang isipan. At yung mga isipang panlalason ay napakasarap pakinggan, na parang, oo nga, hindi ako mamamatay, mga ganyan. Na parang sa panahon natin ngayon, pag may kapangyarihan kasi siya, gusto mo bang mag, ano ka, parang in the split of diba, ng ating mga mata, on a snap of a finger, sana may 10 million ako. Okay, mga ganun. Parang, we wish that we had this power, yes. Kaya, ako nung bata ako, si Soya, siguro, no, yung mga, kasi napapanood natin, usong-uso yung sila, yung mga witch, yung mga kakapatid, na may mga power sila, eh. The witch, basta mga witchcraft, parang mayroon pang vampire, mga ganyan. So, may mga kapangyarihan sila. So, nung bata ako, naisip ko yun, parang, alam mo yun, di ba, once upon parang a time. Parang alam ko yun, once upon a time. May mga ganyan. Tapos, may mga kapangyarihan, parang may mga magic wand. Mm. Tapos, parang gusto mong baguhin lang lahat. Parang, ang cool, di ba? Yes. So, parang, it was nice. So, nung panahon pala sa panahon ng mga Ephesians, dun sa lugar mismo nila, and they're practicing talaga. At hindi lang pala si Suye, akala ko nga po si Suye, na yung sulat lang nina, ano eh, na Harry Potter, yung mga sikat, di ba? Yung mga sikat ng mga Lord of the Rings, yung mga ganyan may witchcraft. Yung pala, hindi lang ngayon. But it's been long time. Sa panahon pa mismo ng mga Ephesians, ay may mga aklat na, at binibili nila, sabi ni Ellen G. White, no, these books were very expensive, na kung saan upang bilhin nila at pag-aralan para lang ma-practice ang witchcraft. Diba sabi nga ito, mga manggagaway, sabi ito, manggagaway, lahat na atan ng pangkukulam, pero walang manananggal dito, Sister Ye. Iba-iba rin kasi. Oo, nakukulat ka ba na parang bakit may pagkakaiba pa rin sa mga, ano, ganyan kakaning ang ating kaaway. Iba't ibang bansa, iba't ibang uri ng mga witchcraft, sorcerers. Tapos, nalaman ko lang, yung pala, ang mga Spaniol na to, yung mga Spaniard, sila talaga nagbigay sa mga pangalan ng katong uri ng aswang. Kaya
nga, sister siya, alam niyo po ba yung bagong palabas? Hindi na to bago. Yung ano, yung Encanto. Encanto? Si Encanto, di ba? Yan. Yan po ay naka-base din po sa ako sa estudyante ko. Kung gusto niyo malaman yung kultura ng mga magic sa Pilipinas, panuorin niyo itong Encanto. Kasi itong Disney na to ay naka-base siya sa Spanish culture. Which is we are very much, influenced. Kasi imagine mo, sister siya, for 333 years, we were under the Spain. Kaya naman, yung kanilang kultura, pati witchcraft, binigay sorcerer, talaga, sa talaga namang na-embrace ng mga Filipinos. Kaya ito ay malaking challenge, sister siya. Sabi nga po ni sister siya, nung panahon noon, yung mga libro na ito ay mabibili, ang mga magical stories. So, yung mga tao, since nakikita kasi nila, pinapractice to ng mga mayayaman, ng mga sikat, and then dito sila kumukuha ng kapangyarihan, so, sister siya. At talagang nag-aaral sila sa mga schools. Ha? May mga witchcraft schools sila that they should go there and they should study this magics. Ano? Parang sabi naman. Parang naisip nila dati, parang wow, parang may kapangyarihan ako, ganyan. Yan nga nagiging problema, sister siya. Kapag ang kabataan ay na-indulge dyan sa mga magical stories, they don't know how to face the real life. Kasi the reason why, minsan tinatanong ko sa estudyante ko, bakit nga ba pag tayo ay nagbabasa ng mga magical stories or nanood tayong mga fantasy, bakit para ang saya-saya natin? Kasi po, tayo ay tinatanggal sa reality ng buhay. Tapos pagising mo, ay kailangan mo pala maglaba, maglinis ng bahay. Hindi pala puro lipad at magic. Parang nabuburuyo kayo. Kasi nga, pinupuno natin ang ating isipan sa mga bagay na walang katotohanan. Parang ganito, makakapangasawa kaya ako ng prince? No. Ganyan? Yung frog kaya ay magiging prince pag hinalikan ko? Sana lahat na lang ng pala ka naging prince. And then happily prince. Ever after na ang buhay. Yan ba talaga ang totoo? Itong ginagawa ng kaaway, kasi po, inaalis tayo na ang pagiging Kristiyano po kasi ay hindi madali. Ang gusto ng kaaway, dito kayo sa akin, cool dito. Pero at the end, may meron palang, yes, may mga lumalagablab palang apoy. Meron pa nga ako yung siya, yes, not to cut you off. Pero kasi ngayon, I mean, kasi syempre noon sa panahon ng Ephesians, talagang itong mga taong to, nung nag-aaral ng Mahika, they're practicing magics, nang gagaway sila, nung kukulam sila, talagang may mga voodoo. Kaya may mga bansa pa yung talaga na grabe ang voodoo, kagaya ng mga nasa liblib pa ng mga lugar. Sa Africa, napakaraming pang ganyan, yung mga voodoo witchcraft talaga, no? Na mapainom ka na ng konting tubig, mapakain ka lang, makausap pa lang saan. Talaga namang mamimesmerize ka. And they were practicing na talaga yung sabihin, totoo. Yes. Totoo talaga ang mga ano, ang mga Mahiko, no? Kasi mismo Satanas, siya ang founder ng mga ganitong mga black magic. Tapos nung recently po kasi, siguro kasi about books, no? Kasi ginawa ng mga taga-Ephesians talaga, sister Ye, ay sinunog nila ito lahat. Yes. Talagang nung nalaman nila ang panloloko at mga Mahiko ng kaaway ay isang pandaraya at again sa ating Panginoon, talagang they put in their hearts to destroy them. Yung iba nga natatakot pa, baka sayang, no? Baka, di ba, minsan yung mga santo, pag nabasag mo, sabi naku, masusumpain ka ng santo ninyo kasi nabasag mo yan. Di ba? So, sila po talaga ay nagpunta po sa nag-aaral sa labas and they put everything they had at their homes na may witchcraft na at sinunog nila ito ng sabay-sabay. And they changed na ang Holy Spirit po talaga ay nagbago sa kanila. So, Sister Yes, siguro sa panahon natin ngayon, no, ano naman ang pandaraya ng kaaway? Nakatako po one time sa Japan. So, yung mga Japanese, diba? Ang dami rin pa nalang pamahiin, Sister Yes. Yes, sobra. Akala ko nga dati mga Japanese, ano lang yun eh. Arigato gozaimasu, mga ganyan-ganyan lang, no. So, hindi pala ganun. Tapos nakita ko, ang dami nilang mga paniniwala sa mga ghosts. Tapos meron silang parang kaya nga place. Dyan nagsimula si Sadako. Hindi ko makalimutan si Sadako. Lalabas nun sa TV. Tapos lalakad. Mga totoo to. Oo, yung grudge. Naku po. Di ba? Ano ba yan? May well? Yes. Oo. Tapos, yung pala dyan, Sister Ye, ay marami ngayong mga nagbablog na ang ginagawa nila, they are encountering the devil. Talagang sa spirito sa naipag-usap, no? Tapos ilalive nila. Ilalive nila yung ano, yung paggawa nila. Halimbawa, alam, may gumalaw sa likod namin, may nagpakita. So, ang dami nilang views. Ibig sabihin, ang daming kabataan na naa-amaze
how these things happen. At baka sa Japan lang. Tapos meron naman sa Pilipinas kaya sila Jessica Soho. Kayo ko niya manood eh ng mga Lenten season. Tapos yung November 1 and 2. Talagang they would try to ano no to wake up the devil na talagang sabi nila mga maganto lang yan, mga white lady, mga pinatay. Tapos may mga tao sa mga spiritista sila eh, pag-usap sa mga kaluluwa, di ba? And that's a very deceiving practices na kung saan hindi lang noon ang malungkot ngayon, Sister Ye, mas marami sa panahon natin yes. ngayon. Okay, kasi nga, ano, Sister Sha, noon kasi bibili ka pa ng libro, ngayon, scroll mo lang sa may data ka, halagang 50 pesos, makakapagbasa at makakapanood ka na. Kaya mas dapat maging aware mga kabataan, ano ba yung mga libro, or actually hindi lang libro, mga movies na napapanood ninyo, ito ba ay magpapalago na inyong relasyon sa Panginoon? Ito ay maglalapit sa inyo sa kaaway. Kasi po, ang kaaway very cunning. Kaya dapat, tayo ay maging mapanuri. Kaya ako, lagi kong binabantayan yung mga yung anak ko, yun, sa mga pinanunod, yung mga Minecraft, yung mga ganyan. Dapat tinitingnan natin na ito ba ay education? Parang yung ano sa Korea, yung Django. Mm-mm. Yung Django, 5-year-old boy. Tuwang-tuwa sila. Hindi, si Django yung boy na fan. Ito sabi ko, don't watch that. Why? Which is very funny. Kasi from Japan din yung sister. Sabi ko, when I watch that for the first time, saan ka nakita 5-year-old na bata, ano, naninilip dun sa mga chicks na nasa swimming pool? Sabi ko, gawain ba yan ng 5-year-old? Diba? Hindi. Ito sabi ko, isa, tapos binasa ko, nag-search ako na binanned na siya kasi dapat palang nanonood lang doon, 18 above. Pero ginawa nilang children program nun sa Korea nung hindi pa nila natutuklasan yung behind. Kasi pagka nakikita nyo parang bata ang character, akala natin pang bata. Cute, pero pagka pinanood natin, meron palang mga na behind messages na pwedeng makasira sa isip ng mga kabataan. Katulad ng estudyante ko, tinanong ko siya, nung bata ka, ano ba yung mga pinanunood mo o binabasa mo na naka-impluensya sa'yo? Sabi niya, teacher, I always watch Django because I thought it was very cool. Pero nagulat yung parents ko nang ginawa niya sister kasi si Django, pagka na-excite, ang gagawin, hubarin yung pants. Tapos magsasayaw, nakita yung bat. So, ang ginawa niya, isang araw, ginaya niya. Tinawag niya daw yung parents niya, Mommy, Daddy, I will show you some. So, nagulat yung mommy, nagubad siya ng pants. Tapos pinakita doon sa pants. Sabi, what are you doing? This is Django's dance. Tapos sabi niya, na-realize niya na parang, ay, mali pala yung. Kasi pinakikita niya yung kanyang behind. Something like that. So, hindi natin alam mga magulang, ano ba yung pinanunood na inyong mga anak? Ito ba ay kasang-ayon sa kalooban ng pa? Or hindi niyo alam, may mga hidden messages pala at actions na hindi natin nababantayan. Kaya dapat mga magulang maging mapanuri ang Minecraft pinanunood. Ano ba yung ganyan? Kasi nung nakaraan nga, sabi ko sa'yo, parang 10 years old si Alex, eh yung aming speaker man, nanonood siya ng Minecraft. Eh di buo-buo lang naman yan ng mga bricks and blocks. Diba, gagawa ka ng bahay mo. Kaso, ang problema, eh naka-loud speaker, may napakinggan ako na parang yung mga nag-record. So, dalawa sila, babae, lalaki, mga adult. Sabi gano'n na lalaki, where are you going? I'm going somewhere to build this place because I want to be in privacy. Why you need to be in privacy? Sabi ng lalaki, why are you still virgin? So sabi ko, lupat may ganong salita sa Minecraft. So sabi ko, Alex, you have to turn off the TV. We will talk later. Tapos pinatanggal ko sa kanya yung Minecraft, yung mga application. Kasi, bakit may ganong salita? Eh kung para sa bata siya, so hindi siya applicable. Misan nga rin si Sir Yan, I mean nowadays, kasi nga they're indulgent, the word is indulgences, no, sa mga gawain talaga ng makademonyo. As in talaga sa panahon natin ngayon, ganun kaaktibo ang kaaway. Kasi he's a cunning person. He devises talaga something to get the attention of these young people not to believe in God anymore. And they would tell that God is not powerful because God cannot control the rain, the wind, they cannot control the war. However, Satan can control everything in their minds. Alam niyo po ba na kung saan no, meron mga instances sa mga kabataan ngayon, even sa mga online games. Games talaga na very magical. Na they had this power and that's why they wanted to be in the game. They thought that they were in the game na parang, di ba naka 3D na nga ngayon ng mga games, parang feel mo talaga nandun ka. Mararamdaman mo sa heart mo, nag-raise pagdating sa mga ganun games. Tapos, ang kalaro pa nila ngayon is an AI. Kaya sabi ko, paano matatalo ang AI?
There is no such thing that you can beat the AI. Sila gumawa niyan eh. Tapos akala nila may makalaro sila. Sabi ko, alam niyo ba, don't you know that also the person playing with you is also the devil? Tapos you don't know exactly who's playing with you. Tapos hindi mo nakita yung mga taong yan, di ba? Tapos nakakalungkot lang. But these children, our children nowadays, are enticed kasi may enticement. Yes. May kita mo sila, bakit hindi lang maalis yung mga mata nila sa gadget? Bakit hindi mo sila mapigil maglaro kahit sa loob ng church? So there's something wrong. There is really panggagayuma. Nalaman tawag sa gayuma? Potion, parang that's a potion, no? Naisip mo ba dati mga gayuma, sister? Yeah, mga spell, no? Na parang yung kanta nga nung ano, yung sa this black magic, and they're singing this song black magic na parang na feel nila they could do something if they have this power. Kaya nga parang feel nila even the song nowadays are infiltrated with magical, na talagang away from the reality, away from God, na talagang alisin ka sa ganitong isipan. Kaya ang mga kabataan ngayon laging lutang kasi pag wala silang gadget, hindi nila alam kung how they can live without it. Imagine mo, bakit ang isang bagay sa loob ng church, kahit yung pagbabrowse, kahit sa cellphone natin sa church, we keep on browsing, there's something wrong with us. Minsan pag nakita ko, ba't ba kayo browse and browse? Ba nakita nyo dyan? No, parang what's something in our, sa ating mga kabataan. Kaya po mga magulang talaga sa'yo, I agree with you. We have to be careful and we have to remind our children. Now, if our children cannot stop using gadgets in the church, then don't bring any gadgets or else don't bring your children. Kasi it's the same way, akala nyo nakapagsimba tayo, akala natin na namamanifest natin yung worship sa ating pan. However, nagiging sumpa ito sa atin kasi we are, sabi nga, nababalahura ang pagsamba. So, to upuin kasi we are not keen on what our children or what we're doing in the church. Kung pagsimba tayo para ipakita ng simba tayo, tapos yung heart naman natin, yung mind natin, yung anak natin, ay hindi naman talaga magsisimba, puro lang cellphone. Huwag natin, pag mabuti, doon na kayo sa bahay. Total, para walang din naman. Wala pa may itong mga kapatid, ano. But what I'm telling is, that's how the device of the devil in our time. It's not only through books, kasi mga bata ngayon, ayaw na magbasa, hindi na nga marunong mag-spelling eh. Diba? Magaling sila magsalita, pero pag nag-spell mo yan, hindi marunong mag-spell. Bakit? Kasi they could think, they could speak. However, when it comes to writing, napakahina na ng kalama pag-iisip. Kasi sa mga question and answer ngayon, sir, yan, no? Kasi parang feeling nila lahat is only a fantasy. Dapat lagi lang silang masaya. Dapat they can build their own. Kaya may laro ngayon sa app na parang building your own fortress, that you have to build your own kingdom. Imagine mo, how can you build a kingdom? And who are in your kingdom? Mga witchcrafts, mga witches, mga powerful ogre, mga ganyan. So, nakalungkot si Suya kasi ngayon, ang device ng kaaway, kaya Paul is really in depth of of ministry talaga sa Ephesians kasi nakita niya that they're longing for the truth. However, ang pagkakaiba lang natin, nung sila po ay tinanggap nila si Kristo, they turned their back away from this cunning devices of witchcraft. So, Sister Ye. Okay, kaso ang maging problema natin, Sister Sha, ano, na-convert na tayo, pero hindi tayo makapag-turn wholeheartedly. May mga tayo tinitira-tira. Halimbawa, example na lang po, katulad ng mga sukob-sukob na yan. No, parang, Adventist na tayo, pero ba't naniniwala? Oh, bawal ka magpakasal ngayon kasi kakakasal ko lang. Sabi ko pong bihira. Pag nag-Adventist na, total, talaga, pag-follow sa ating Panginoon. Bigyan ko ka ng example. Ito'y totoong example ng sudyante ko. Siya po ay addict po sa computer games. So, minsan ay so sobrang inis na ng father niya, ang ginawa ng tatay niya, sister siya, tinago lahat ng kable ng computer. So, hindi niya alam ngayon kung saan niya hahanapin. I-addict na addict siya. Alam mo, sister siya, may bumulong sa kanya talaga. Sabi niya, nandun sa box ng earphone. At talagang tiningnan niya, nandun ang mga wires. So, sabi ko, tinanong ko siya, sa palagay mo, sinong bumulong sa'yo? Teacher, tingin ko si Satanas. Sabi niya, ganun. Naramdaman niya rin to. Sabi niya, kaya pinadala ko sa Pilipinas kasi sobrang addicted ko talaga sa computer games. At talagang ginaid siya ni Satanas. Kasi nga po, yung kanyang whole time, doon niya na lang nilalaan. Wala na siyang time sa family, di man na siya tumulong. At lagi nang sabi niya, kasi kapag naglalaro ako, feeling ko ako yung sikat. Ah, diba? Ako yung boss. Pero pag dumating na si daddy sa bahay, utusan na ako, hindi ko na maramdaman yung importansya ko. Kaya sa mga magulang at sa mga kabataan, kayo evaluate yung sarili ninyo. Gaano ba kadalas ako
ako gumagamit ng cellphone. Kasi minsan hindi lang naman po yan sa computer games. Minsan sa mga K-pop song, sa mga sayaw, yan. Lahat po yan ay magical, di ba? Tayo ay nae-entay sa ganitong uri ng gawain at nawawala tayo ng focus sa paglilingkod sa ating pa. Imbis na ang gawin nating heroes, ang mga hero ng Biblia, ang mga hero natin, ay, ang idol ko, BTS, di ba? The term idol, ay idol ko yan kasi ang galing sumayaw. Bakit hindi natin try maging idol yung mga characters sa Bible? And then, we have to live to get similar with their lifestyle, sister. Siya, para managumpay tayo. Tandaan natin, mga kabataan, ng Biblia, naglagay ang Panginoon ng mga great heroes para maging example natin, para tayo managumpay sa ating buhay. Wala pong easy, wala pong bed of roses sa ating buhay, wala pong magical, wala pong isang araw princess ka na or prince ka na ng isang kingdom. Parang from rag to riches. Bihirang-bihira po yan mangyari. Kaya huwag po kayo masyadong magpakalulong sa mga ganyang kaisipan. Ay, ngayon si Sir siya kasi medyo ang oras ay mabilis. Magtatanong ako, okay lang ba na yung mga kabataan natin ay kasi hindi natin maiwasan, halimbawa sa school. Okay, for example, pinag-aaralan din ang Greek mythology, Egyptian history. So minsan, kailangan tayo magbasa ng mga katotohanan na sudyante ko, lesson niya sa religion is Ramayana, mga Vishnu, ganyan. Hindi ba masama na tayo ay magbasa ng mga ganitong mga babasahin? O kaya minsan nanonood tayo ng mga magical story. Ano ba ang danger? Or pwede ba ito sa ating mga Kristiyanong kabataan? Kasi kasama ng curriculum yan eh. Ako kasi, syempre, ako pwede tutunod ng literature. So I have like Philippine Lit and World Lit. And of course talaga, kailangan ang ano kasi natin diyan ang pinakamaganda, yung foundation mo muna. Yes. Dapat you're fully founded dun sa truth muna para hindi ka nalilito. Kasi po ako, when I tried to, of course, when I told them to read stories, example, the May Day Eve in Philippine literature. Na kung sa May Day Eve, ito yung paniniwala nila pagdating ng May, parang, yung, di ba, may flowers ng May, parang May 10 something eh. Pag full moon, Kuya John Lloyd, pag gusto mo daw maghanap ng asawa, pumunta ka sa harapan ng salamin ng ating gabi, magdala ka ng kandila. Tapos harap pa sa kandila, yung May Day Eve eh. Yung story po natin, pero yung sa Filipino. Pero sister, siya nung bata ako, trinay ko talaga yan. Oh, na-influence din talaga. Kasi nga yung mga classmates ko. May palabas kasi yan eh. Tapos naniniwala, parang gusto mo bang makita yung ano, yung future husband mo. Dalawa lang daw yun. Either makita mo siya o sa Satanas yung makita mo. So, and then it was in our literature. However, it is actually been practiced. May malugar talaga. May mga kababaihan. That's what Susie did. No? She also practiced. Although, kasi parang nasabihan ka na, inculcate sa atin na pwede mong gawin. So, ito pa yung babaeng tinapunta sa doon sa salamin ng ating gabi, takatan ni future husband niya. Yung husband niya, nakita rin siya. Yung nga lang at the end, hindi pa sa nagkaroon ng mabuting relasyon, nagkahiwalay sila, kulay nila magpatayin. Sa tawag ng lalaki sa kanya is a devil. Tawag naman ng babae sa kanya, nung matanda sa is a devil. Ibig sabihin, they saw both devil in at night. Akala lang nila sila yun, nagkatuluyan. However, sa atin po, ako habang natuturo ako noon, tatanong ko lagi, so I have to bring them in spiritual, the reality. Do you think it's true? Do you think that marriage is only about, you know, looking at the mirror, ganyan? And what can you say about witchcraft? Ganyan. So talaga, I divert them in spiritual, yung tamang spiritual po. Ang malungkot lang yan, what if the teachers also will not, doesn't have any idea at all about spiritual aspect. Na sige lang, oo nga, ganyan ba sa mga Indians, di ba? Sa ano na, ang dami lang mga ano, goddesses, di ba? Maywak, wag hindi ka magkaanak, punta ka lang sa God of Fertility. Diba, tayo sasayaw ka lang sa Ubando. Oo, di ba sa Ubando, kaya magluluhod ka, di ba sa ano, sa anong church yan? Quiapo Church. Quiapo, luluhod ka dyan, maglalakad ka, para ano, di ba? That's part of ano, no, mga beliefs natin, yes. Dati pa, no? Pero nakalungkot, kung ikaw kasi, I'm not saying din, kasi part din naman siya ng ating literature, yun nga lang dapat, founded muna din tayo, and we know exactly that what we're reading as part of the curriculum is not true. Ang malungkot lang, kung mismo tayo ay napaniwala, kaya kaya nga, ang mahalaga, sabi nga ito ni Paul ano, sa Ephesians, ay talagang natutunan nila na kagalitan o pandirihan ang kaaway na kung saan hindi pala dapat. No? Hanggat maaari kung hindi naman siya sa curriculum kasi hindi naman tayo pinuforce eh. Okay. Magkakaroon yung ngayon nga kasi para mabigay ka ng summary o mabigay ka ng insight. Ganyan. So may tamo pa rin yung mga, may mga sudyante na they would not agree with it. Tapos may mga sudyante na wala lang. Ganyan. Pag matama na, I think gano'n, decision is best of love, ganun po, no? So,
it depends upon still, no? Pero hanggat ano po, we discourage. Kung hindi naman siya part ng curriculum, hindi naman siya dapat pag-aralan, we should not. Kasi, lalo kung wala yung pa-foundation, no? Yes. At mahina foundation natin, ay talagang matadaya po tayo. Sabi nga ito, sort ni Ellen G. White, Sister Ye, hindi ko naman kayo pinagbibintangan ng masama, sabi niya. At hindi ko rin naman sinasabi gumagawa kayo ng mahiya at nakialam sa masining ng panggagaway. Sa gayon ding paraan gaya ng ginawa nila, hindi namin sinasabing sinundan ninyo ang mga hiwaga ng pagsanggunin sa patay. Imagine, may mga stories kasi tayo na di ba yung ma-immortal kagaya sa mga Korean. Kaya po, Sister Ye, I also stop watching yung mga powerful ng mga Korean. Kasi di ba meron silang reincarnation. Yes. Yung immortality. So simula po nun, hindi naman totoo kasi. Pero kasi sila, naniniwala sila doon. Karamihan po sa mga Korean talaga, yung mga palabas nila ay more on power. Kaya akala nila, pag namatay sila, magpakamatay man sila, muna silang marirebirth. Kaya hindi sa po natatakot magpakamatay. Yes. Kasi they believe that there is a reincarnation. Pero sabi ni Paul, subalit, hindi ba kayo nakipag-ugnay sa may gawa ng lahat ng kasamaan, sa may pakana ng lahat ng mahiwagang ito? Hindi ba kayo nakikinig sa mungkahi niya? Sabi niya, hindi ko ipagbibitan, pero totoo bang hindi? E samantalang sa pagbabasa natin, nakikihalubilo pala tayo sa kaaway. At hindi pala nasisuyo, sabi ni Ellen G. White, pati pala yung mga history. Imagine mo, even the history, mga kapatid, yung may mga bloodshed, yung war na nabasa natin, ang kasama pala natin nagbabasa niyan, si Satanas. Bakit kaya si Sir? Sunugot lang parang, ay grabe naman, kaya pala ayoko na rin magbasa ng history. Kasi nakalagay din, maliban na lang po sa sa great controversy. Kasi doon. Paano yung sister? Siya nagtututor ako ng history sa estudyante ko. Oo, ngayon pero, kasi nag-guide ka naman. Kasi doon sa history natin, they favor doon sa mga heroes, sabi mo nga kanina, di ba? They're giving yung benefits doon sa mga hero, kagaya sa atin, si Jose Rizal. Di ba kayong iba naging resalista? Yes. Di ba? Yung iba, dininiwalang si Jose Rizal ang pati nga si Marcos, di ba? Akala nila buhay pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon, they believe that Marcos is still alive. Di ba? Nagipag-usap pa sa kanila, sa kanakan, at si Rizal. Naniwala silang si Jose Rizal ay buhay pa. O di ba? Grabe no, ibig sabihin, in their imagination, they can create something out of reality. So talagang yung danger ay nandiyan, Sister. Kaya dapat talaga ay iniiwasan natin, no? Lalo kapag hindi part ng mga school activities o ng curriculum. Kasi nagbabasa lang ako niyan, part of. Pero I know exactly naman, hindi naman siya totoo. So, kaya naman talaga. Yung parang magugulat ka, ay ganito pa yung mga pangalan nila, ganyan. Ganito pa yung beliefs nila. Kasi part of understanding also the culture of these people. Ako kasi sister siya, katulad nung nagturo ako ng nakaraan, ang topic, sister siya, modernism and postmodernism. So sabi ko, kailangan mag-inculcate ako ng educational Christian. Imagine mo, aklat mo nga, may postmodern at modernism. Totoo, at talagang pinaliwanag ko sa sabi ko sa kanya. Kasi nga, ang postmodern beliefs talaga, based on history, ay mekos-mekos. Alam naman tayo, mekos-mekos. Yung bang, sa kanila kasi, there's no absolute truth. Pero hindi tayo dyan naniniwala. Bilang Adventist, there is absolute truth. Ang mga postmodern mo, ay hindi naniniwala. Kaya nga, ang secular music, ay in-include nila sa religious music kasi nga parang ganito eh, walang totoo kasi para sa kanila, parang ganito yung sister siyang explanation, the apple is delicious, sa'yo yun, the apple is round, sa'yo yun, pero sa iba it could be black, it could be not delicious, so wala daw absolute truth. Kaya sabi ko sa estudyante ko, tinanong ko siya, saan ka mag-agree, kasi ang modernism ay there is an absolute truth based on evidence and proofs. How about you? Sabi niya, teacher, I think postmodern is very cool. Sabi niya ganun. Kasi nga parang, there is freedom, everything is okay, no problem. Sabi ko, how about having some, kasi yung gender, di ba, gender, nag-i-issue yan, parang wala kang dapat kine-question sa gender ng isang tao kasi, choice nila yan. To sabi niya, di ako naman bilang Adventist, kasi hindi siya Adventist, so pinangaralan ko, sabi ko, in my point of view, this is like this and like that. If there's no absolute truth, wala na tayong freedom. Don't you know that law gives us freedom? Sabi kong ganun, kasi sa ibang bansa, halimbawa, to kill is wrong. Pero sa ibang bansa, pag nakapatay ka, okay lang. Sa ibang pananampalataya, diba? Sa ibang pananampalataya, parang okay lang. Yung pagpatay ay isang pagnapatay ng Kristiyano, diba? Glory sa kanilang Diyos yun. Sa mga ibang Muslim, no, sa Hittite at sa Sunni. Imagine mo na lang sa Palestinian, sa Gaza, diba? Imagine mo yung patayan nila. Wala silang pakialam. Kasi basta ginagawa nila ito sa kanilang Diyos, as a glory, diba? Para sa atin, natin ito pwedeng gawin. Para sa kanila, ay okay lang.
Kaya nga po napakahalaga bilang guro, sabi nga ni Ate Shano, dapat tayo bilang guro o yung mga estudyante, kapag ka hindi pa tayo masyadong matatag sa ating pananampalataya, better not to read. Kasi ito po ay nag-i-experience ko. Actually, hindi lang bata. May kakilala ko na mayapa na. Ay siya ay mula noon pa, talagang sinasabi niya yung nabasa niya, Ice Age, talagang ganito. Hindi na siya naniniwala sa sulat ni Ellen White at sa Bible kasi doon na siya naka-focus. So ngayon, alam nating distorted na yung isip niya kasi doon na lang siya naniniwala sa Ice Age. Hindi na siya naniniwala sa sulat ng ating Panginoon. Kaya kung kayong kabataan, medyo weak ang inyong pananampalataya, better not watch, better not read. Kung kayo naman for the sake of studies, katulad ko, teacher kami ni Ate siya, kinukumpara namin na ito ba ay, let's say, pwedeng maituro at maikumpara na para maingatan ang kabataan. For example, yun nga, sabi ni sister siya, nagtuturo tayo ng mga iba't ibang history, mga Indian beliefs, mga hero. Last time, yung Ramayana, yan, diniscuss ng estudyante ko. Tinanong ko siya, naniniwala ka ba na talagang hero siya? Tapos sabi niya, I think so. Eh, kasi kailangan i-prove. Pero sabi ko, balik tayo sa Bible. Mayroong mas greatest hero na talaga namang totoo ang ginawa sa pamumuhay. Kaya bilang mga guro, napakalaki na impluensya natin sa ating mga estudyante. Tsaka ito po yung history, pero fictionated lang yan lahat eh. Everything is fiction. Lahat yung gawa-gawa lang. Okay, there is no really foundation. Hindi, unlike sa Bible, talagang the Bible alone, ayan, open muffler siguro yan, sister yan, no? Kaya ano eh, kaya talaga pag teacher ka, kasi estudyante tayo, alam mo dapat yung mga fictionated lang. Hindi ka dapat, kasi malungkot lang ngayon sa panahon kasi ngayon sa mga kabataan, what is fictionated, that is now the reality. Mm-hmm. Yung mga fiction nila ay nagiging realidad sa buhay nila. Kaya sabi nga ni Ellen G. White dito sulat niya, ano daw ang pinagpapasa natin, anong aklat ang nalilibang natin, ang nakakalibang basahin. Hindi nga natin mabasa ang Bible kasi ang tingin na sa Bible is a boring book. They think that Bible is only for the smart people. No, iniisip nila ang Bible ay nakapagod basahin. No, totoo lang, hindi, kasi Bible is a very good book. No, wala ka na, ako, I cannot compare anything, no, sa Bible. Wala talagang, there is no such book na pwede i-compare sulat ng ating Panginoon. Kaya nga, sister, yung ngayon, pati ang Bible, di ba ginawa nilang fantasy? Gumawa sila ng Queen James Version para sa mga, para sa LGBT. At ngayon, meron tayong postmodern Bible. Yes. O, imagine mo yan. And that's also what we call witchcraft. Pandaraya din yan. Kasi everything that should not go with God will be against Him. So lahat ng maginagawa ngayon, maaklat, kahit pa Christian, aklat yan, di ba kaya John Lloyd, no? Ako nga, sorry, I found a book at home, nakalagay doon, The 8 Positive Attitude of Christian. So sabi ko, yung maganda to, tapos sinilan ko siya, kaya John Lloyd, I read, nabasa ko na yung book na yun. Ko ang ganda, balo ko siya dalhin sa school sana kasi magbabasa. Pagtingin ko, nakalagay doon, we will meet on Sunday. Sinara ko bigla, ayoko na pala nito kasi may Sunday keeper pala siya. So parang, it is also what we called, sa akin kasi that's also fanatism. That's also what we called panloloko. Kasi alam mong mali, ba't ko pa siya babasahin? Yes. If we could find books naman about happy life na hindi again sa Bible, na ang nagsulat ay Adventist o Sabbath Keeper, why not? But I'm not into other books naman. However, may mga talaga, may danger talaga, Sister Ye, sa pagbabasa nito. I'm not against with the other author kasi may mga kapatid akong kalala ko na sobrang magpasa ng mga positive books. So nga lang, hindi naman doon lahat kasi ng mga writer ay Christian. At hindi naman ang writers ay believer. Eh, ba't ka pa magbabasa kung hindi nga sa naniniwala sa Diyos? Paano ka maniniwala totoo yung sinulat nila? Pwede naman sulat lang nila based on their emotion or experience. However, walang malalim na pasingan. So, panuloko pa rin siya. Sa akin kasi parang it's also magical, parang fantasy. Hindi pa rin siya totoo. So, ako po, very keen na dapat talaga tayo maging maingat tayo, Tamaster Yet, na sa anumang babasahin ng ating mga kabataan, sa mga magulang, ay dapat talaga. Ako nakita ko na si Amber, madala siyang book. Ang ganda eh. Love story ba yun kay John Lloyd? Sabi ko, sino may-ari nito? Sabi, hindi yan sa akin, ma. Bakit sa hinihiram ko lang para basahin? Huwag ka na magbasa niyan. Hindi ka nagbasa ng Bible. Mababasa ka pa niyan. Ayan, pag nabasa mo yung Bible, saka magbasa niyan. Ganun. So, yeah. So, it is very alarming in our time kasi they don't have to buy books. Nasa gadget na lahat. Downloadable, audio pa, naka-audio pa yan. Ito pa sa yun nung Sunday. So, nag-walking ako. So, nakikinig ako ng mga oldies song. Yung mga matagal na habang nag-walk ako. Yun po, either gitara, ganyan. Tapos, habang naglalakad ako, bilang tumigil yung naka-headset ako eh. Tapos, tumigil bigla yung tugtog. Tapos, nang salta sa akin na parang,
wala siyang background music eh. Parang kausap ko siya sa tabi ko talaga. Yung parang lahat umahimik, tapos sabi niya, "Where are you going? Don't you know that?" Tapos sabi niya, "AI is everything." Kulol, Satan ba to? Parang sa salita ay AI. Di ba? Parang ayun, yung mga apps ng mga ano nila. Yes. Halo, natakot ako sa iyo. Parang bigla akong tumigil kasi parang nasa paligid ko talaga siya. Parang naka-loudspeaker siya, nakausap ko siya. Pero, dinatay ko yung gultuhin mo ko nyo, AI, sabi ko, nakatakot. Kaya kasi we have to be they could whisper careful. To you. Yes. And they would speak to you. Ay, nako, ganyan. Okay, so thank you, sister. Siya, punta tayo sa question number 6. Ano? So, anong po ba yung mga dangers na pwedeng ibigay sa ating mga kabataan kapag ka nagbabasa o nag-entertain sila ng mga movies or mga magical things sa kanilang buhay? So, sabi nga po dito, nung babasa lang po ko ng sabi ni Ellen White, kapag daw po mga kabataan ay nahirati, talaga nahirati, na-indulge sa ganito mga uri ng babasahin or panonorin, sabi daw po is, they fill the mind with fancies and folly. So, alam naman natin na dapat ang ating kabataan ay ini-expose natin sa mga totoong bagay, sa mga totoong mangyayari at hindi sa mga fantasies at mga foolishness or sa mga tukso ni Satanas na wala naman talagang katotohanan. Kasi po, pinapaalis lang kayo ni Satanas sa totoong mararanasan ninyo sa future. Kasi si Satanas, hindi siya papayag, sister siya. Na siya lang. Ano kayo? Parang damay-damay na to, di ba? Hindi yan papayag. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong pumayag na sumama sa kanya. Yan lahat ng nararanasan ninyo, mga pagbabasa, pag-marry sa prince with a magical life, yan po ay temporary things. At tandaan ninyo, ang relationship natin sa Panginoon ay hindi po emotional. It's spiritual. Kaya kung kayo na-indulge sa mga emotional music, parang napapasayaw kayo, no? Minsan parang, sister siya, naging tanong nga yun ang sudyante ko eh, sa church nyo ba, may drums kayo, meron kayong mga cymbals, may electric guitar, blah, blah, blah. Di pinaliwanag ko. So sabi ko, syempre sa church, since it's small, we have to sing with holiness. Kasi alam naman natin, babalikan ko na naman ulit, paulitin ko na naman. Pag po kayo nag-aral ng true music, dapat po ang naririnig nating music ay kaangkop lang po ng ating heartbeat. So meaning, yung heartbeat natin is love dub. So kung gusto niyo maging healthy, dapat yan ang mga music na pinakikinggan. So meaning, kung Aldab, hindi, katnyel na ngayon, nag-break na sila. Di ba wala daw forever? Ang daming umiyak na yan, sister. So parang, di ba? Kasi fantasy din. Yes, isa pa yan, mga imagine kabataan. Imagine mo, when we try to follow their your love story, that's also fantasy. Sister, wala siya, alam mo, ayaw ko sanang i-follow, pero na-curious ako, bakit ang daming umiyak, Brother January, sorry, mga kaidaran mo, mga estudyante ko talaga nag-live at umiyak, na-depressed, at may isa akong nakita, nag-TikTok na Adventist, kumakain, umiiyak, bakit daw nag-break? Kasi nga po, akala nila, yung 11 years is a perfect couple, pag nag-break, tingin nila, nag-break na rin ang kanilang buhay, wala daw talagang forever, yan po ang tinatawag nating magical. Oh, that's fantasy. Ay, Brother John Lloyd, umiyak ka ba na nag-break yung Katniel? Ay, hindi. Ako talaga, wala akong kalam. Alam yung panahon na yun. Sabi lang nung sudyante kasi I got a class at 1 p.m. Wala daw pumasok ng araw. Late daw sila. Hindi. Pumasok sa 1 p.m. yung class ko eh. Pagdating ko dun, sabi nung may nag-ano sa akin sa Facebook, sabi niya, "Today is a holiday. No class." Kung anong nangyari? Anong holiday? Tapos sabi niya, "Ma'am, you don't know why." Because Katniel is officially ganyan, ganyan. So go, "Ah, really? That's amazing." Di ba na parang, oh, ay di ba, totoo yan. Na kung saan, yun ang ginagawa nila sa atin eh. That's what the world is making to our children. They're creating something. Di ba, they're making buti them na nga lang, sister, siya nag-break. Para matanggal na sila sa magical thinking. Oo nga eh. Oh, diba, wala daw relationship na nagtagal sa showbiz. Pero kung nakikita natin, di ba, yun nga lang po eh. Ibig sabihin, everything that they create, lahat ng movies nila, kasi lahat ng movies na yan, lahat yan ay imagination. Actually, sister siya, dahil sa ganyang issue, nagamit ko yan. Yan ang isang linggo kong topic. Alam niyo po, mga kapatid, pag in-scroll mo Facebook mo, lahat na lang Katniel break up. Para sa ko, ito pa, sister siya, natatawa ako. Nanonood na ako ng health, no? Health na pinanonood ko. Alam mo, sabi ng doktor, ang dami po nag-chat sa akin. Ano daw po ang negative effects ng pag-break ng Katniel sa mga fans at sa inyo? Kailangan ko po talagang i-discuss. Kasi ko, baka pati si Doc Willie, oh, yan na i-discuss. Sabi ko, pambihira. Hindi na tayo naka, ito pa, Brother John Lloyd, ano, merong restaurant in Manila. Pag ang pangalan mo ay Catherine,
at Daniel, libre ka sa sisig. O diba, sabi, tara, sugod tayo, libre, para lang to celebrate. O diba, ginagamit to ng kawi. Akala lang natin yung mga magical books, pero hindi natin alam yung mga ganito, oh, mga love team pala. Yes, tayo pala, yung time natin ay nai-involve. Yung tuloy ako, sister, siya, na-curious din ako, gaano ba kalaki ang kinikita ng Katniel? Kaya bakit nahihirapan mag-break? Alam mo, sister, siya, yung last movie, almost 1 billion ang kita. O yan, dyan tayo nahihirati. Tapos sabi ko nga, bakit pa sobrang sikat? Nang chinek ko din, mga vlogger, pangalawa pala sa most followed, si Catherine Bernardo, sa buong 20 million followers. Kaya naman pala, ganun kalaki yung impact sa mga kabataan at mga sudyante ko, talaga nag-iiyak, ma'am, ayoko nang mabuhay. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, that's the very simple magical thing na hindi nyo alam, kayo pala'y nahuhuk na yung oras ninyo. Tiyo, pati doktor, sister siya, lahat na lang ng panood. Sabi ko, bro, ayoko nang mag-day ng face. Lahat na lang, kat, ito's ginagawa. Pati nga pare, ngayon. Pati no? Clickbait pa, sister siya. Yung mga noong video, akala mo yun ang paliwanag, yung pala, election time ko. Sabi ko, ay talaga naman, ito ay isang paraan ng kaaway para yung ating isip at puso ay may divert po sa mga magical love story sa ating buhay. O, sister siya, ikaw pagpatuloy mo. Ano pa mga dangers? Siguro sabi nila dito, no, sabi ni Ellen G. White, no, gaano karami maaklat merong tungkol sa digmaan at pagtitigis ng dugo na nagliligaw sa mga kabataan. Eh ngayon, hindi lang aklat eh, pati mga games, nagampatayan, talagang, alam mo yun, kill, diba? Ha, Valorant, ayan, kill the enemy, destroy. The enemy has been destroyed. Diba, victory. Ganyan, diba, retreat. Diba, tapos double kill. May triple kill ba? Oh, nakakatuwa, triple kill. Ganyan, the victory has defeated. Grabe, suwang-tuwa sila pag so, tapos kahit hindi man sila sasasabihin, ouch, masakit ba? Sa daw yung laro, eh, ganyan. So sabi ko nga, pasabi rito na si Satanas ay na, habang nagbabasa sila, Satanas ay nakatayo sa kanilang piling upang pasiglahin sila ng spirito ng mangdirigma na kanilang nababasa at ang kanilang dugo ay nagiinit sa kanilang mga ugat at nagigiyagin sila upang gumawa ng malulupit na mga gawa. Gaano karami ang mga aklat na immoral? Ayan, totoo naman. Aklat, palabas, napaka-immoral ngayon, no? Kahit mga palabas, TikTok, na naghahatid sa mga hangaring hindi banal at pinag-aalab ang mga hilig ng laman at nag-aakay na palayo mula sa bagay na malinis at manal. Nagkaroon kayo ng mga aklat na panlibang na naroon ang pinakatanawin at mga larawan ay pinukaw niya na minsan ay mataas na anghel sa mga looban ng langit. So lahat pala ito, sister, ay talagang lahat ng aklat talaga away from the books, ano, maliban dun sa mga books natin na medical books, mga teachers, kasi kailangan natin yan for professional growth. Wala namang, ano nun, wala namang tungkol sa, wala sa, ano, wala namang panggagaway, wala namang, pero yun factual, eh, kaya okay lang yun. Pero pagdating na sa mga fantasy, intimacy, immorality, talagang makita natin to pagpatay lahat. Sabi nga ng aking ano, no, BFF, ayan, si David. Hi, David. Sana lang nakikinig. Saranghe. Saranghe. Ayan. Ah, opa. Ano eh? Ang sabi niya, recently daw, napunta siya sa pastor, ang dami raw guards. Dati, kasi sa States, wala po silang mga security guards talaga naman. Open yung store nila eh. Kaya open sa magnanakaw. Pero daw, this time, ang dami na nilang mga guards. Kaya daw sila pumunta, banko, store, ganyan. May mga guards na. Sabi niya, tanong doon niya, bakit po may mga guards na? So parang very strange na magkaroon na ng mga guards at bantay. Alam mo ang sagot ng mga guards? Kasi po, recently, ang taas na po ng looting incident. Ang dami mga magnanakaw. Naglo-loot. Yung pupunta sa, ano, taas na nakawan sila. Yung sabihin, because, parang, sabi, parang gang, parang, it's because they are happy doing it. Kasi nakita nila yung excitement sa pagnanakaw. Kasi, nilalive ngayon eh, na parang pagnanakaw kami. Parang ano lang, magkakapatid, girl, wala tayong pagkain, magnakaw tayo, dali. Tapos, pag hindi tayo na huli, ang saya-saya lang. May parang example ganyan ako dyan, si Sir Sha, ano, ito po, ay totoong story to na patulpo. Mayroon isang PA, your personal assistant, yung mga dating dancer, I don't know if sex bomb. Ang ginawa niya po, for 2 years po ng pandemic, o-order siya ng pagkain, sister siya. Padi-deliver niya doon sa bahay ng mga dancer. Siyempre, nagugulat sila, hindi naman ako umorder niya. So, dahil nahihiya sila sa rider, binabayaran nila. Later on, nagpatulpo. Kasi yung itong babae na itong PA, ginagamit niya yung ibang name para makapanloko. Alam mo nang tinanong siya, sister siya, bakit mo yan ginagawa? Alam mo sagot niya? It's a prank.
Natuwa siya for 2 years na gano'n. So dahil sa ang daming nagreklamo sa kanya, yung iba pinatawad siya, yung anim hindi. Dapat kang makulong. Isipin mo na stress ang radyo at kami. Biglang may darating na delivery, wala kami in order, pero kailangan namin bayaran. Kasi nakakahiya din naman sa radyo, worth 3,000, 2,000. Tapos sasabihin mo, it's prank? A prank. Nag-enjoy ka lang. Pero yun nga, sister, siya ang tanong. May mga tao talagang nag-e-enjoy sila pag nakakapanakit sila ng iba. Kasi nga, wala sila sa reality. Akala nila everything is a prank, pero ang totoong buhay siya ay makukulo. Tapos later on, nagsorry siya. Pero wala siyang luha. Sabi ng mga tao, ano ba yan? Prank pa rin ba yan? Sorry na po talaga. Prank lang po yun. Di ba po mga kabataan, no? Huwag tayong mahirati sa ganyang isipan na it's a prank. Alam niyo po, may absolute punishment po tayo sa huli. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga binabasa, sa ating pinapanood, sa mga fina-follow natin. Kasi akala natin, ano, hindi natin yan ginudyos. Akala natin, totoo wala yan. Na tayo sa Ephesians time. Wala na magical mas books. Pa lang mas madali po ngayon makahikayat si Satanas kasi one click. Sobra talaga. Ako nga, ilag-scroll ko. Ano ba yan? Lahat lang, katnil. Wala na ba ako maparoon? Pati health, katnil na rin. Ano epekto sa high ko? Baka sa susunod dito, actually, mga Adventist din nag-post, diba? Kung sila walang forever, kami meron. Ayan, positive naman. Ginamit nila yung katnil. Sana all. Yes, mapapa sana all. Sila 11 sana years kami, all. 20 years, forever pa rin. Iba talaga diba? Pag-Adventist kasi yes. We are bounded by love and truth, diba? Talaga ng vow natin sa Panginoon. Ikaw, Pastor, ilang taon na ba kayo ni Brother Camacho? Ilang taon na? Mga siguro mga 17 years Hello, na Pastor kami. Alam, Pastor, 11 years. Oh, kasi nga, ang panalangin ko, binago ko eh. Yun ang sister siya. Tama yung sabi ni Sister Bote. Pag nanalangin tayo, Panginoon, panalangin natin mga mahal natin sa buhay. Yung panalangin ko dati, Panginoon, baguhin niyo po ang aking asawa. Ngayon, iba na panalangin ko. Panginoon, tulungan niyo po ako maintindihan ang asawa ko. Naintindihan ko na po siya. Kasi we're living in a different, from different families, house, pinagsama kayo ng Panginoon. It's the greatest challenge. Kaya kung wala kayong pananampalataya sa Panginoon, madaling masira ang inyong relasyon. Kaya lagi unahin natin ang Panginoon, ipagpanalangin. Since we don't have enough time, babasa po ako, Brother John Lloyd, kung mayroon po tayo dyan, paki-open po sa 1 Chronicles 16:29. Yan. So dahil po puro magical, punta na po tayo sa holiness. Okay, sa 1 Chronicles 16:29. Yan. Pwede naman sa Tagalog, brother. Yan. Sa Tagalog po nasalin, babasahin ko po. 1 Chronicles 16:29. Huwag niyo po tanungin ang Tagalog. Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhati ang marapat sa kaniyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Ayan. So dapat po pala kapag tayo ay tinanggap na natin ang ating Panginoon, dapat puro kabanalan. Iwanan na natin yung mga bagay na katulad sister siya, mga kabataan. Ano? Ay, boyfriend ko yan, si Jimin ng BTS. Oh. Asawa ko yan. Wow, lalo ba kayo? Yung hindi kayo na hindi yan reality. Gising-gising din pag may time. Opo. Kaya nga po pala, ang mga K-pop idols, as much as possible, hindi sila pinag-girlfriend ng boyfriend. Kasi gusto nila yung mga fans mabuhay lang sa magical things na boyfriend ko yan asa kasi mawawalan sila ng kita. Follower, diba? Mga kabataan, gising-gising din yung po boyfriend si Jimin. Okay? Korean yan. Mag-boyfriend kayo ng Adventist na may takot sa Panginoon. Kasi si gusto Janoy ng Panginoon. Libre. Ay, si Janoy, sobrang bait na kabataan. Nandito lang yan sa church. Oh, seryoso to. One woman only. One woman only. Ayan. Okay. So, dahil chance, Sister Yel, para sa pagtatapos na rin, sa pag-iingat sa mga kabataan upang hindi tayo mabulid sa mga gawain ng kaaway, na mangdarayang sa Satanas, sa mga manghula, sa mga manggagaway, sa mga witchcraft, ano po, sa mga lahat ng mga mahika sa ating salibutan ngayon na lahat parang napakadaling makita, napakadaling gumawa ng parat. Imagine mo yung paggawa mo sa AI, di ba yung mga face ano ng AI, mamili ko anong klase mukha meron ka. Mamili ka kung ikay mistis o isa kang ano, fairy or goddess. Bahala ka, di ba? And it will make you look like that. And they will live in the face ng mga ano, ng mga, alam mo, ipanadok ko na sila bago ako magbasa. No? Sige. One time kasi I was in parang sa women namin ng seminar. Tapos nagkukwento-kwento lang kami. Tapos siya, minsan na rin po siyang parang 50 plus. Sabi, alam mo sister, what do you think about Zumba? Sabi ko, well, it's a good form of exercise. Sabi niya, alam mo sister, hindi na po ako nag-Zumba ngayon. Sabi ko, bakit? Kasi ano sister, nakita ko pala ang Zumba ay modern dance.
na kung saan ine-entice din tayong sumaya, which is true. Nakala mo lang sa iyo, pero ang sinasayo nila kasi very sexy na rin, yung suot nila, yung movement nila, sabi na it is daw a form of parang timely, ganun-ganun, uri ng sayaw. Nakala lang natin, sumba siya. Kaya ngayon, hindi na ako nagsumba rin ngayon, sir. Yeah, walk-walk na lang. Hindi, which is true talaga. Kasi yung mga tugtog nila, tugtog kasi nila doon nila talagang ano yung mga ginagamit din naman sa dance. So, yun, siguro talaga walking and exercise lang talaga, brisk walking. Kung siya sumayo, yung mga tugtog natin na ano doon sa AUP, di ba? Sa AUP may mga nakagawa sila ng mga instrument ng sound para sa exercise natin, no? Na hindi siya sexy in form na enticement. Ayan, so sabi pa sa Ephesians 6, verse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, tuloy-tuloy na natin hanggang 17. Ito po naging topic natin before. Para po tayo ay makaiwas, no? Paano ba mga kabataan natin ay makaiwas sa gatong uri ng pandara? Hindi lang po sa kabataan. Ako po personally, bilang nanay, no? Bilang isang matanda na pala. Ayan. Nauunawa ako naman na dapat nag-iingat tayo. Sabi kayo, John Lloyd, no? Ayan, sa since verse 10, basahin po natin. Sa katapos na pusa ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Na magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Talagang sa ang Diablo, kaaway, no? Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban saan? Sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang dito saan? Kasanglibutan. Di ba kayo, John, imagine mo, ang kalaban natin, hindi yung kaharap natin, pero ang namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa spirito ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. So, ito po yung kanyang ano ni Paul. Ang una natin gawin, kunin natin ang kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magawa na ang lahat ay magsitibay kayo. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katuwiran. Ano pa po? At ang inyong mga pa ay may panyapak ng paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. At bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligin ng masama. So ito yung pangako ng Panginoon sa atin sa aklat ng Efeso na kung saan lahat ng mga bagay na ito ay magagawa natin mapagtagumpayan at makalabanan natin ang kaaway mismong sa Satanas, anong ating kaaway ang mandirigma ng sanlibutan, ang kadiliman ay ang baluti ng Panginoon talaga. Ang katotohanan ang siyang ating dadalhin, mga kabataan. Huwag po tayo magpadaya. Huwag po tayo magpasilo sa kaaway. Dahil pag tayo po'y nagpasilo, mahirap pong umalis. Kasi ito po ay nakaka-enjoy, nakaka-enhance ng ating emosyon. Kaya pang sabi, no, hindi po natin kayang labanan ang kaaway, sir. Kundi sa ating Panginoon lang. Okay, thank you, Sister Shia. So, magbabasa po ako ng mga comments sa live bago po tayo mag-closing prayer. Ayan po, sabi ni Brother Early Seven Strike Land. Ano daw, yung iba, Gina G, samantalang si Brother Camacho, kalmado lang sa day. Yes, tama po kasi pinagpapanalangin po natin yan, ano? At saka tuwing nagdidibate po si Brother Camacho, ay ako'y nakikinig. Kasi like ko siya rin, sinusubaybayan at inaalalayan. Kaya tuwing debate niyan, Sister Shia, natututuwa ako. Kaya gusto kong makinig ng debate kasi tayo'y maraming matututunan dyan, ano? And then, so, good afternoon daw po, sabi ni Sister Ruth Tobias. Good afternoon sa'yo. Mami Ruth, okay. Yeah. Opo. So, kung wala na po, may babatiin ka pa ba? Okay. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Huwag po kayong aalis kasi susunod po ang ating next program. So, tayo po isama-sama, mga kapatid, manalangin. Ama namin, Barara, sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon. Muli na naman nabuksan ang aming puso't isipan upang sa ganun ay mabigyan po namin kayo ng papuri at pagsamba. Ilayo na wang ang mga kabataan sa mga magical things na nasa sanlibutan upang maituon lang po nila ang kanilang atensyon sa pagpuri at pagsamba sa inyo. Bigyan po sila ng katalinuhan upang managumpay sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa kabila ng kanilang mga kabataan. Dahil umaasa po kami na mga kabataan ito ang magiging future leaders po dito po sa inyong banal na iglesia na inyo pong ililigtas. Patawarin kami, Panginoon, kung saan nyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at nalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
mabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliw.